Good morning, guys. So it's me, Derek Picondo, and you're watching Derek TV. So guys, this morning, tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng branding watermarks para sa inyong YouTube channel. Okay guys, ito yung screen ng aking iPhone. So ang ginagamit ko for editing is PHONTO. So dito sa PHONTO, pasok tayo dito. Then, punta tayo sa plain image. Then, makita nyo sa taas yung sizing. So, pag punta natin doon, punta sa custom, palitan natin ng size. 800 by 800 guys yung ginamit ko para sa water branding ng watermarks ko. Okay, so pwede kang mamili dito ng mga kulay. So, ang ginamit ko lang is white. So, pag nakita nyo na yung plain image na white, so, pwede nyong i-use and save. After na ma-use and save nyo, ayan, pwede rin kayong pumili ng mga image dito sa may gilid, sa tatlo. So, merong image, may mga kung ano, pero ang ginagamit ko dito is yung image. So, pili na tayo ng image. So, pag nakapili na kayo ng image, then click. So, papasok na siya. Then, i-save nyo na siya guys. Click nyo lang sa baba. Okay, after guys, ma-save nyo. So, pwede nyo i-check sa inyong photo kung na-save siya. So, after nyo ma-save, so okay na. Pwede na natin gamitin yan para sa watermark sa inyong YouTube channel. Guys, kung meron kayo na Creator Studio or Google Chrome, pwede nyo gamitin. So, dapat ay naka-desktop kayo. So, pag na-open nyo sa, ang YouTube channel nyo as desktop, pasok kayo doon sa may file nyo, then Creator Studio, makikita nyo yung channel. After nung channel, pasok kayo sa may branding. Then, makikita nyo dyan yung add watermarks. So, pag na-add nyo na dyan, yan ang makikita nyo. So, pwede kayong mamili ng file katulad nung ginawa natin kanina. So, photo library. So, piliin na natin yung ating gagamitin na branding. So, after natin mapili, so lalabas dyan guys sa baba yung picture na pinili natin. Then, after nyan, isi-save na natin siya guys. After natin ma-save, ito yung lalabas nyan. Okay, so na-upload na natin yung watermarks at save na natin siya. So guys, after natin ma-save, makita nyo dito sa taas, meron dito tatlong option, end of the vlog, first of the vlog, or the entire video. So pinili ko guys yung entire video. After nyan, kailangan nating i-click yung update. So after natin ma-click ang update, so makikita natin guys na sa taas, save successfully. Nakita na natin yun guys. So, successful na tayo. Meron na tayong branding watermarks personalized para sa ating YouTube channel. So, after natin ma-save guys, punta tayo sa ating YouTube channel. Then, check natin yung mga videos natin. So, pili tayo ng isa. So, after natin makapamili ng videos natin guys, so, makikita natin guys ang watermarks sa may left side ng ating videos. So, ito na guys yung ginawa natin yung personalized watermarks para sa ating YouTube channel. Okay guys, and that's how you add your personalized branded watermarks on your YouTube channel. Okay guys, comment lang kayo guys para sa ginawa nating personalized branding watermarks para sa inyong YouTube channels. And ano pa ang pwede natin gawin para sa ating mga susunod na vlogs. Thank you guys!